Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, kami po ay magpapakitang turo. Ako po si Binibining Giacapidon. At ako naman po si Binibining Alexander Kababang. At kami po ay galing sa PSED Tour Social Studies. Magandang araw sa inyo lahat, mga bata. Magandang araw po. Ngayong araw, bago ang lahat, magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, Panginoon, maraming salamat po sa biyayang ibinigay sa amin. Maraming salamat po sa dugo na narito ngayon upang kami ay tuluan. Sana po ay gabayan po kami karagi at bigyan pa na alaman para sa amin susunod na misyon. Ito ay ang pinapanalangin sa ngalan ni Jesucristo ang Ama. Amen. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Ngayon, tayo ay meron tayong mapamutos si Dila. Lahat ay kumanta. 1, 2, 3, go! May dalawang sika din mo magsasama, lumipad ang isa, isa na lang sila. Sika din, nalipad-lipad, sika din, nilipad-lipad. May isang sika din po magsasama, lumipad ang isa, wala na nila. Sika din, wala bang iba sa klase ngayong araw? Wala po. Bigyan natin ang ating sarili ng tatlong palakpa. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa interaction ng demand at supply. Ngayon, para sa ating motivasyon, hahatiin ang klase sa tatlong grupo. Mayroon kami tatlong tanong para sa tatlong grupo at ang grupong hindi makakasagot ay may kaukulang consequences. Handa na ba ang lahat? Handa na po. Isa. tapos na tayo sa motivasyon. Bilang pagbabalik-aral,
ni Hanuel? Ang limang salik na naka-apekto sa supply ay ang pagbabago sa teknolohiya, pagbabago sa halaga ng mga salik sa produksyon, pagbabago sa bilang ng mga magtitinda, pagbabago sa presyo ng kaugnay ng produkto at ekspektasyon ng presyo. Maraming salamat sa pagsagot. Tama ang mga sinabi ni Binibining Hagire. Ang mga salik na naka-apekto sa supply ay ang pagbabago sa teknolohiya, pagbabago sa halaga ng mga salik sa produksyon, pagbabago sa bilang ng mga magtitinda, pagbabago sa presyo ng kaugnay ng produkto at ekspektasyon ng presyo. Ngayon, para sa ating tayunin, para sa ating aralin na tatalakay ngayon, ay sa knowledge na ipapaliwanag ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan, nasusuri ang ugnayan ng quantity demanded at quantity supply, at napapahalagahan ang interaksyon ng supply at demand sa pamilihan. Ngayon, ang inverse o ang magkasalunga ay ang ugnayan ng presyo at demand ang nakasaad dito sa pataas ng demand. Ang dami ng demand ay mababa kung ang presyo nito ay mataas, at tataas ang dami ng demand kung ang presyo nito ay mababa. At para naman sa ugnayan ng presyo at demand sa pataas ng presyo at supply, ang pataas ng presyo ay nakalihimok sa mga producer na nagdaragdag ng dami ng supply, at pagbaba ng presyo ay nangangahulugan din ang pagbaba ng dami ng produkto at serbisyo na handang gawin ito. Para sa ating pagsasamahin at alamin, ang demand at supply ang mga gawain nito ay tutuklas sa inyong kaalaman tungkol sa interaksyon ng demand at supply, at kung paano ang interaksyon ng demand at supply ay nagiging batayan ng matalino pagdesisyon ng producer at consumer tungkol sa pambansang kaunlaran. Para sa pagprosesong tanong, ano ang pinapakita sa larawan? Ano nakikita niyo sa larawan? Binibining Stokane? Pamilihan. May mga ano, namimili ng pagkain. Maraming salamat. Oo na. Naranasan mo na ba ang pinakita sa larawan? Naranasan niyo na ba ang bumili sa pamilihan? Naranasan niyo na ba? Oo. Ipahagi ang naging karanasan. Binibining si Mabraka? Sa pamimili ay kinakailangan na ating kalamunaunaon ng mabuti ang mga kakailanganin natin tuwing tayo ay mamimili para maging swak ang budget at hindi tayo magkakaroon ng kakulangan sa pera. Tama, maraming salamat. Ilalawan ang tungkulin o papel mo at ang iyong katransaksyon gaya ng pinakita sa larawan. Binibili pa rin as? Para po sa akin, kinakailangan talaga kapag bumibili ka, kapag hindi sapat yung pera, alingin ka ng tao. Maraming salamat. At sa tingin niyo, bakit kumaya ang producer na ibigay ang produkto sa nais mong presyo at dami? Bakit kaya? Binibili nga rin? Sa tingin ko po, kumaya ang producer na ibigay ang produkto sa nais mong presyo at dami dahil ako ibigay sa kanya. Maraming salamat. Palapakan natin ang sarili. At may panghuli pa pala, bakit naman na kumaya sa nais din niya ang presyo at dami? Bakit ka rin kumaya? Kumaya ako dahil kumaya ako dahil
nito ang market equilibrio, ang nais o ang dami na gusto at kayang bilhin ng mga consumer at ang kayang gusto at kayang ipagbili ng mga produkto at servisyo ng mga producer ay magkapareho sapagkat nagkasundo sila sa presyo na nais nila ipagpatawad. Ngayon, subukan natin. Gamit ang speech balloon, magbahagi ng ilan sa kaalaman ukol sa pagbili ng produkto o serbisyo at makikipagtawaran sa mga presyo ng mga ito. Nais kong tumayo si Binibini si Ma'am Franca para ibahagi ang nais ang bahagi ang kanyang kaalaman sa pakikipagtawad sa pamilihan. Sa tuwing pumunta ako sa pamilihan, meron talagang mga produkto na gusto kong magkaroon ng diskwento sapagkat nakikita ko naman na kinakailangan nito at saka pwede rin naman humingi ng tawad. Kaya nung bumili ako ng damit sa Ukay-Ukay, sinabihan ko yung nagtitinda na pwede pang magkahingi ng konting diskwento o tawad sa kanyang tinitinda na Ukay-Ukay. At siya naman ay pumayag at dahil na rin marami akong binili, kaya kanya rin akong binigyan ng tawad sa aking bibili. Maraming salamat sa pagbahagi. Hindi si Ma'am Franca. Bigyan natin siya ng palakpak. Maraming salamat. Ngayon, ay essentials of economics na ibabahagi o itatalakayin ni Ginoo Alexander Kabalka. Magandang araw sa inyo lahat. Ang susunod natin talakayin ay ang essentials of economics ni Ginoong Nicholas Gregory Mankiw noong taong 2012. Si Nicholas Gregory Mankiw ay isang matinang ekonomista. Essentials of economics. Kapag nagaganap ang equilibrio ay nagtatago ng kasiyahan ang parehong consumer at producer. Ang consumer ay nabibili ang kanilang nais at mga producer naman ay nakapagbenta ng kanilang mga produkto. Halimbawa, kapag pumunta ka sa isang pampublikong merkado, gaya ng ating pilihan dahil sa merkado, kung makikita nyo, yung mga gulay, eh mabibili nyo sa halagang 3.25. Diba? Kapag bibili nyo naman ito ng isa-isa lang, eh mabibili nyo ito sa halagang 10 piso. So, kapag ikaw ay bibili ng 3, bibigyan ka nila ng tawad na papatong sa 25 pesos. So, dyan pa lang, makikita nyo na nagkakaroon ng equilibrio dahil umayag ang mga producer na ipagbili ito sa mga consumer sa itinakdang presyo. So, yun ang halimbawa ng equilibrio. Equilibrio sa pamilihan. Equilibrio ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhin produkto o servisyo ng mga consumer at ang handa at kayang ipagbilhin produkto at servisyo ng mga producer ay pareho ayon sa presyo kanilang pinagkasunduan. Equilibrio, presyo ang tawag sa pinagkasunduan presyo ng consumer at producer at equilibrium gamit naman ang tawag sa pagkasunduan bilang ng mga produkto o servisyo. So, halimbawa, bibigyan mo kayo ng isang halimbawa. Kapag kayo ay pumunta, kaya sinabi ni binibinis ni Ma'am Franca, kapag kayo ay pumunta sa isang tukay-tukay at kayo ay bibili ng sapat na dami, eh, binibigyan kayo ang tawag ng buser. Sapagkat alam nila na kapag binili ito ng bulto-bulto, eh, kaya-kaya nilang bawiin yung kanilang puhunan at ipagbili ito sa presyo na kaya din abutin ni binibili si Ma'am Franca. At yun ang tawag sa equilibrium presyo at equilibrium gamit.
shortage at surplus. So, ano nga ba ang surplus? Ang surplus, yun yung sobra sa gamit. Habang ang shortage naman, doon tayo nagkakaroon ng crisis. Gaya ng nakaraan kung tayo ay napinsala ng bagyo, ay nagkaroon ng shortage sa pagkain at tubig. Nagkaroon din ng shortage sa kuryente. At lalo-lalo na ng COVID-19, nagkaroon tayo ng shortage sa alcohol. So, bakit nga ba nagkaroon ng shortage? Kasi, yung ibang pamimili, hindi nila iniisip na meron din ibang bibili. Binibili nila ito dahil sila ay may pera. Habang yung iba naman, na ipagpalagay natin na sa matinding pangangailangan, eh hindi na nakabili dahil nagkaroon na ng shortage. Eh sa surplus naman, kapag ang isang produkto ay nagsobra-sobra at yung iba na nga ay nagulong, doon natin makikita ang surplus. Nagsosobra yung mga bilihin sa merkado. Ano nga ba ang mga bilihin na nagsosobra sa merkado? Kagaya ng kung kapag tayo ay pupunta sa bingket o sa mga magiginaw na lugar, eh makikita natin na sobra-sobra yung mga produkto nila gaya ng carrots, gaya ng grapes, kaya yung iba nagugulong. Kasi yung ibang merkado ay hindi nila tinatanggap yung mga produkto na galing sa bukid sapagkat yung produkto nila ay hindi pa rin naubos, kaya nagkakaroon ng surplus. Kung ating iisipin na kapag tayo o tao ay ginagamit natin ang ating utak sa pagbili ng produkto, eh di po magagamit natin kung ating maaabot ang tinatawag na equilibrium point, kung saan walang sobra at walang kulang, nasa eksakto lang. Halimbawa, mula sa dating 2 piso, tumaas ang presyo sa 3 piso. Nabawasan ang quantity demanded mula 4 piraso pamuntang 3 piraso. So sa kabilang banda, ang quantity supply mula sa 20 piraso ay naging 3. Mapapansin sa halimbawa na pantay o balancing ang quantity demanded at quantity supply sa presyong 3. Ang pangyayari ito ay nagpapakita ng equilibrio. Halimbawa, kapag ikaw ay isang producer at nagbigay ka ng presyo na at nagbigay ka ng presyo ng 5 piso na candy, nailalagay natin na wala talagang bibili sa inyong perasang candy sapagkat ito ay mahal. So nagkakaroon ng surplus. Nagkakaroon ng sobra sa produkto. Pero kapag ang produkto mo naman ay ibinibenta mo sa halagang piso o peraso ng candy, eh nagkakaubusan. Bakit nga ba nagkakaubusan? Sapagkat yung presyo mo ay masyadong mababa. Kaya nagkakaroon ng shortage. Ipagpalagay natin na yung presyo ay lalagay mo sa 3 piso per peraso ng candy. Pag 3 piso per peraso ng candy ang inyong benta sa inyong candy, doon natin maaabot ang tinatawag na equilibrio sapagkat pantay ang pagbili at hindi masyadong nasobraan sa pagbili at hindi ka rin lang naman mamamahalan sa pagbili ng candy sa halagang 3 piso. So yun, dito nagpapakita ng isang equilibrio sa isang pamilya. Lagi nung tandaan na kapag yung quantity demanded ay tumataas, bumababa naman ang quantity supply nito. Pag yung quantity supply naman yung tumaas, ang quantity demanded naman nito ay bababa. So yun ang tinatawag na inverse o magkasalukat ayon kay Binibining Tinol. Equilibrio sa pamilyan. Pakibasa, Malinas. Equilibrio sa pamilyan. Ito ang punto kung saan quantity demanded at quantity supply ay pantay at balance. Tandaan na nagkakaroon naman ng equilibrio sa pamilyan kung balansan pa yung dami ng supply at dami ng demand at magaganap ito sa isang takbang presyo. Kapag aliman sa dalawang panit ang naging mas malaki, mas maliit ang bilang, hindi na ito magiging balance. Yeah. Gaya ng sinabi ko, na kapag tataas ang quantity demanded, bababa ang quantity supply. At kung tataas ang quantity supply, ay bababa naman ang quantity demanded.
So, payo ko lang sa inyo, dahil sa darating na panahon, kayo naman ay magkakaroon ng pamilya at bibili rin kayo sa merkado, nais ko lang sabihin na kapag kayo ay bibili, bibili lang kayo sa sapat na budget at magkakaroon din kayo ng market planning. So, makikita niyo dito, quantity demanded presyo at quantity supply. Kapag yung presyo ay 5 piso, ang quantity supply ay 5 po. At ang quantity demanded naman dito ay 5 po. So, nagkakaroon ng surplus. Kapag ang presyo naman ay piso at ang quantity supply ay 5 po, ang quantity demanded naman ay tumataas. So, nagkakaroon ng shortage. Kapag yung presyo ay nasa gitna, ang gitna ay 3 piso, dito natin makukuha ang balance o equilibrio sa pamilyan. Tingnan nyo. 30 at 3 po at 3 po sa halagang 3 piso. So dito natin makukuha ang equilibrio sa pamilyan. Sakto lang, balance na. Equilibrio sa pamilyan. So dito, makikita nyo ang mga halimbawa na iyong magagamit sa iyong pag-aaral kung ikaw ay gusto maging ekonomista. Ipagpalagay nyo na kapag binamit nyo ang magkuha ng equilibrio sa pamagitan ng demand and function, gagamitin nyo ang QB equals A equals B, P, BP, at sa supply function naman ay QS equals C plus BP. So, sa bawat pagtaas ng presyo, makikita niyo ang kanyang legend at pin. At siya namang pababa ng dami ng quantity demanded o quantity supply na hindi. So, ang pagbaba naman ng presyo ay nangangahulugan din na pagbaba ng dami ng supply nito. So, wag na wag niyo kalimutan. Base sa sinabi ko, dahil lalabas ito sa ating pagsusulit, na kapag tataas ang quantity demanded, bababa ang supply, at kapag tataas ang supply, ibababa naman ang quantity demanded nito. Subukin natin ang inyong kaalaman. QD60 equals minus 10. Right. So QS equals 0 plus 10. Right. So, kunin ang equilibrium presyo at equilibrium dami ito. So, kukuha kayo ng 1/4 na piraso at sagutan nyo ito sa loob lamang ng 3 minuto. So, tapos na bang lahat? Nais kong ipasa nyo ang iyong papel sa inyong harapan at kukulitahin ko ito. Maraming salamat. Tapatuloy natin ang ating talakayin. Shortage at surplus. Ang shortage ay nangyayari kung mas marami ang pangangailangan kasi dami ng pagustos. Habang ang surplus naman ay nangyayari kapag mas parami ang supply o panustos kaysa dami ng pangangailangan o demand. Yan ang sinabi ko ninyo, nabanggit ko sa nabanggit ko na na kapag nagkakaroon ng shortage, dito nagkakaroon ng crisis sa pamilihan. Dahil mas marami ang pangangailangan kaysa dami ng panustos. Habang ang surplus naman, ay nangyayari kapag mas marami ang supply o panustos kaysa dami ng pangangailangan. Kaya mo ba interaction ng demand at supply, equilibrio at disequilibrio? So dito, makikita nyo na meron tayo dalawang salik. Ang equilibrio at disequilibrio. Sa disequilibrio, makikita nyo na kapag ang disequilibrio ang pinag-uusapan, dito natin makikita na nagkakaroon ng shortage at surplus. Habang ang equilibrio naman, dito natin makikita ang tinatawag na balancing presyo. Ang tataya ng analis. Analis ko ulit kayo kumuha ng kaperasong papel at sagutan ang mga sumusunod. Meron kayo ng tatlong katanungan at analis ko ito ang sagutan nyo ng limang minuto. Umpisa na at ako yung mga
time po. Maraming salamat po.